Ito po yung ginawa ng gobyerno dito sa amin, project ng DA. Submersible solar pump po ito. Kasi nga po, ito na po ang uso ngayon. Dahil gitna po ito ng kabukiran, hindi po umaabot dito yung kuryente. At saka po, dati-dati po ay naabot ito ng irrigation. Ngayon na po ay hindi na. Ang size ng outlet ng submersible pump na linagay dito ay number 3 na tubo. Ayan. Bali, kung hindi ako nagkakamali ay maaabot ng 9 horsepower yung submersible na linagay dito. Basta ganitong number 3 yung size ng outlet niya. At ang size naman nitong casing na linagay nila ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay number 8 o kaya number 6 ito. At itong panel board naman niya ay aabot po ng 20 piraso lahat itong panel niya. Ayan. Bali, ang oras natin ngayon dito ay mga alas 3 na po ng hapon. Ayan. Unlimited water po ito. Habang merong sikat ng araw, habang nasisikatan yung panel board niya ng sikat ng araw, ay unlimited water. Pwedeng-pwede po ang solar dito sa amin, kaya umuuso po ang solar dito sa amin kasi po wala pa po akong napansin na diretsong dalawang buwan na makulimlim dito sa amin. Kaya pwedeng-pwede po ang solar dito. Bali, katatapos lang itong bakod ng panel niyang ito at saka yung mga rekatutas niya, ay hinihintay pa lang po yung battery na ipunta dito. Kapag meron na po itong battery ay pati po gabi, syempre po naglalabas pa rin po ito ng tubig. Kasi nga po kapag naaarawan, umaandar po yung submersible at saka nagcha-charge din yung battery. Marami na pong nagpalagay dito sa amin ng kanilang sariling mga solar. Ito, tulad nito, private property po ito ha. Nagpalagay po siya ng solar. Tignan natin, ayan, kahit hinog na yung kanilang palay, ay tuloy pa rin yung patubig. Kasi nga, basta may araw, ay merong tubig. Kasi nga, solar. Ayan, ito po ay surface na solar pump. Ang 2 horsepower na AC-DC. Umuuso na po yung mga ganito dito sa amin dahil alam naman ng lahat ng gumagamit ng mga dimakinang pump at saka electric motor pump, mahal din naman po ang makina, lalong-lalo na po yung quality makina. Aabot po yun ng mahigit na 100,000. Bali, lapitan po natin yung pinaglagyan nila ng solar pump. May pakita sa inyo kung ano po ang itsura. Andito na po tayo, yung kinaroroonan ng pump. Nasa baba po yung pump niya. Bali na sa ibang video ko po ang paliwanag kung bakit ibinababa yung mga ibang pump na pang-surface. Pang-surface po kasi ito. Dati-dati po ay pump lang po ang nakalagay dito nung hindi pa uso ang solar pump. At saka makina po ang nakalagay. Ito po yung pinaglagyan ng pulya ng dating pwesto ng makina. Ito po ang masasabi ko sa inyo, kapag meron kayong napakinggang chismis na mali, ay mas maganda po itong solar. Kung mas maganda po yung makina, syempre ibinalik na po yung makina dito. Ganun lamang po yon. At bali ang solar panel niya pong ito, bali 4 na piraso lang po. Kasi nga po pang surface lamang po ito. Hindi po gaya ng nakita natin kanina na submersible po kasi yon na mga 9 horsepower yung submersible. Kaya aabot ng 20 yung panel niya. Bali ang oras na po dito ngayon ay mga alas 3:30 na po ang ng hapon. Kaya okay pa rin ang labas ng tubig nitong solar pump na to. Dahil maganda po ang pagka-drilling ng pinaglagyan ng solar pump na to, ay pwedeng-pwede po itong maiinom. Ayan. At saka pwede, siyempre, pinangpapatubig din. Ayan. Kami pong mga contractor ng drilling, hindi namin po pinapakialaman kapag i-install na po yung solar pump. Kasi po ang taga-install doon ay yung pong mismong nagtitinda ng solar. Pwede naman ninyong kayo na mismo ang mag-install o kami. Kaya lang mas maganda po yung mismong nagtitinda ng solar kung sakaling meron po yung mga factory defect, automatic po na meron pong warranty. Pasok sa warranty. Dahil kapag in-install lang po ng sino-sino, kahit po tama ang ginawang pag-install, ay kung sakaling nakatsamba ng factory defect, ay maaring yun po ang gagawing rason yung nagtitinda ng solar pump na mali po yung pagka-install. Kaya hindi na po papalitan yung kung sakaling factory defect. Bali, pareho lang po ito yung naipakita sa inyo kanina na nasa baba yung pump. Bali, pang surface lamang po kasi po ito.
2 horsepower na AC-DC. Pareho rin pong apat na panel board lamang po yung panel nila. Kapag pang surface lamang po na pump ay kapag nakuha na po yung maximum na water level na distansya mula sa paglalagyan ng pump ay hindi na po kailangang ibababa. Nagaya nito na kinakailangang pang ibaba yung pump, bali 3 meters ang kalalim ng hinukay nila mula dito sa taas. Kung hindi po masyadong malalim ang hukay ninyo, mas maganda po yung pang surface na pump na ilalagay ninyo kasi nga po mas mura kesa naman sa submersible pump. Pero kung talagang malalim na po yung hukay ninyo, ay siba, magkwenta na po kayo, mahal din po ang magpahaloblock dito. Kaya mas maganda rin na yung submersible pump kung malalim po yung water level na gaya nito. Ayan, wala nang pahukay-hukay. Kaya lang medyo merong kamahalan po ito sa itong submersible kumpara sa mga surface na pump na solar pump. Pero kung meron kayong malaking budget, aba, edi mas maganda na naman yung flowing. Nagpa-drilling kayo ng malalim na malalim hanggang matamaan yung layer ng tubig sa ilalim ng lupa na merong pressure para flowing na. Kahit wala nang solar o makina pa dyan, flowing na. Kaya lang, syempre, mas malaki po ang budget doon. Kung wala po kayong kilala o alam na pagbilhan ng mga solar pump, na gaya nito ay ilalagay ko po sa comment section ang maaari ninyong kontakin na nagtitinda ng mga ganitong solar pump. At lalong-lalo na po yung mga maraming appliances dyan sa kanilang mga bahay na umaabot ang binabayaran nila sa buwan ng kuryente ay mga 3,000 o 5,000 ay napakalaking tulong na po ito na solar na lang ang ilalagay para po makatipid kayo sa bayaran ng kuryente. At ito na po ang umuuso ngayon. Para po hindi na po kayo mahirapan na ako'y i-PM ninyo dahil contractor lang po tayo ng drilling at saka taga-turo. Turo ng tamang pag-drilling. Sa yung inilagay ko lang po, ilalagay ko lang po sa comment section na po ang kukontakin ninyo. Dahil yung ilalagay ko sa comment section ay sila po yung mga nag-install at nagtitinda ng solar. Inuulit ko po, hindi po tayo taga-tinda ng solar, ah, contractor lang po tayo ng drilling. Yan lamang po ang na-share natin na may bigay sa inyo na magandang idea. At namamalam na ang yung lingkod, Boy Bertod.